sa macro-etching examination sa crime laboratory. Ipaspasan na sa PNP Crime Laboratory 11 ang macro-etching examination sa mga recovered vehicle. Kay naghuot na sa compound sa HPG 11, dihang nadugangan kini og walo pa ka mga assorted carnac vehicle. Sumala ni Senior Superintendent Gregorio Pimentel, Regional Chief sa HPG 11. Posibleng madugangan pa kini kay napay i-recover ng mga sakyanan sa teritoryo ni Ryan Kane Yap Yu alias Baktin sa Tandag, Surigao del Sur. Kadaghanan, gipang tamper na ang engine, production ng chassis number ni ini. Ini-expect natin na may darating pa na tatlo. If they are proven stolen, we can return it to their owners. It is the process employed in number restoration by application of chemical solution on the engine and chassis number and observe the reaction that might take place if there was a tampering. Una nang nagpahad si Vice Mayor Rudy Duterte sa mga kakonsabo ni Baktin sa HPG o LTO. Kung sumala ni Pimentel, dili siya magduha-duha pagtanggal kung mahibala niya kinsa sa mga taga-HPG ang kakonsabo ni Baktin. Highly interesting sa amin, pero once and for all, ay matanggal na natin kung sino mga bulot dito sa opisina. At saka sa mga iba pang opisina at sa may wasto na natin ang sistema. Sa ihap sa HPG, may abot sa 30 ka mga carnac vehicle ang ilang na-recover o gihangyo sa niini ang mga biktima na mo file yun o kaso matok sa mga suspect ilabi na kang Baktin. Ibalikan sa mga sabot sa Highway Patrol Group ang yarda ni Ryan Kane Yap Yu alias Baktin sa First Street Park Avenue, Aldao, Davao City kagabi. Ang kaluto na ang magipanglugong plate number sa mga kinawat na sakyanan. Na-recover sa mga polis ang 7 ka mga pare sa private plates, 8 ka pare sa government plates, ug 1 ka excess plate, 11 ka mga original o original duplicate na susi sa Toyota na sakyanan. 30 na ka mga carnac vehicle ang na-recover sa HPG. This is ICE na nakuagikan sa 2 ka yarda ni Baktin, tini sa Davao City. Backtrack po natin kung saan po galing na Toyota itong mga susi na ito. Ito po ang kukonfirm sa revelation ng mga mahuling kidnappers na meron po silang bakal na duplicate key at nakasupot pa. May mga identification, which is true. Nandun yung conduction sticker ng mga sasakyan. Sakyanan ng amigo ni Ryan Kane Yap Yu alias Baktin kang Davao City Police Director Senior Superintendent Ronald De La Rosa. Nahadlok ang amigo ni Baktin kay gibilin ra ang sakyanan kaniya nga gipang chap-chap o wala na sa'y makina. Usa kini kayon de Chuson nga wala na sa'y duha kaligid sa tubangan. Wala na magpaila kang De La Rosa ang amigo ni Baktin na nag-surrender ang sakyanan. So nagduda siya, basig involved na pulis sa isang sa mga suspected carnac vehicles na gipang biktima ni Baktin sa mga yang voluntarily surrender kundi naman niya nakontak si Baktin. Girombo sa duha ka mga biktima sa carnacing sa Tagum City ang Highway Patrol Group 11 ang susihon kung apil ba sa mga na-recover ang ilang mga sakyanan. Perteng lipaya ni Andy Mark Lucero, residente sa Tagum City, kay na-recover na sa mga pulis ang iyang Toyota Hilux na gikarnap niya itong September 27, 2012. Usa sa mga ilhanan ni Lucero, ang Tybox na iyang bihikot sa likod sa sakinan. So karnap, ang nagkakrome na grills sa Regito, sumala sa HPG. Wala pa matamper ang engine at chassis number. Pero ang original na plate number ng LGC-174, gikambyuhan na kini og LFW-618. Parti na muna sa mga salawas. Magtala lang na ito na tingnan na kung magya naman ako sa kinan. Lalira kayo. Sus, lalira dyan kayo. Napakya si Jose Lito Paredes, manager og security agency sa Tagum. Kay wala gyud mapil sa mga recovered carnac vehicle ang iyang Hilux na color gold. Nga naunang gikarnap, dihang gikarnap sa ang sakyanan ni Lucero sa Tagum. Nakabantay mo sa tingog sa lock niya na button. Sirip na kong bintana na po. Naginahina yung maglalong ay last time. Natagam na si Lucero. Pusa, dili
ni Egil siya basta-basta mo para daw sa kenan bisan asa samlit Carlon Kiri o wala pa maimpas. Enero sunod do igipaduma na sa Land Transportation Office ang standardization of motor vehicle plates. Nagpatrol si Claire Fernelio. Supak ang mga PUJ operators sa planong standardization of motor vehicle plates na imuon sa Land Transportation Office. Kay para nila, gawas na dugang gasto kini sa mga operators, tinugdan sab kini sa korupsyon diha sa LTO. Labi na nga bilyon ang kitaon sa LTO panahon ni patuman na ang standardization of motor vehicle plates. Bayaran sa LTO, 150 pesos sa four-wheeled motor vehicle. 120 pesos sa two-wheeled motor vehicle. May kalahihan sa RFID. Gatino nila na pagsugpo nato sa nagkadagang kulurong. Wala ni kalahihan ang pagkambyo-kambyo ang plaka karon sa matagsakyanan ng matag-operator. Maumaulan ni nga programa. Kung sana siya kadakong negosyo na po sa LTO kahit ka na ang mga kambyo-kambyo nationwide na siya. So, kung dinero sunod tuig, ipaduman sa LTO ang standardization of motor vehicle plates kung asa baguhon ang itsura sa kasamtangang plaka sa tanang sakyanan. Kung dunay mga security features ang ibutang, nalisod matampered o makopya. Nasab kini barcode kung diin nakalista na ang chassis o engine number sa sakyanan. Ingon man ang pangalan sa registered owner sa sakyanan. Sa nakitang solusyon sa LTO na makatabang pagresolba sa carnapping o smuggling sa sakyanan. Ang Region 11, doon ay 350,000 ka mga registered motor vehicle. Precisely, nakakatulong din yan sa atin. Kasi yan ang initial identification ng sasakyan. Starting date for the implementation will be January 2013. As you renew your car, dito sa kasi agency, i-request na yung bagong plaka. So, mawat kang 45 days para mabalik ang plaka nila sa agency. Ubos sa bagong itsura sa plaka, ang mga private green plate himuon na kining black and white background, samtang ang mga for hire black and yellow background na ang imprint.